Mabilis na kinuha ni Celine ang bond paper na nasa makinilya. At matapos gustutin, ay inihagi sa basurahan na nasa paanan. Mag-iisang oras na siyang nakaupo sa harap ng makinilya. Ngunit talagang ayaw magtuloy-tuloy ang ideyang binubuo niya. Nag-aalala siya kay Andre at sinisira niyo ang mood niya. Ikatlong araw na ngayon mula nang umalis ang nobyo, kasama ang dalawang kasamahang sumundo rito. At hindi niya tiyak kung nasa basila na ito o naroon pa sa kampo. Kung may telepono lang sana sa asyenda, ay magiging madali sa kanila ang pakikipagkomunikasyon sa isa't isa. Kaso nga'y wala pa. At wala ring signal ang kanyang phone. Dahil walang cell site sa lugar na yon, ang kumpanyang kinukunan niya ng serbisyo. Gusto naman sana niyang lumuwas sa bayan para makitawag sa tanggapan ng PLDT. Ngunit ang sabihin niya iyon kay Dominic, ay kinontra pa siya ng lalaki. Anito'y bakit hindi na lamang niya hintayin sulatan siya ni Andre. Hindi na raw niya kailangang bantayan ang lahat ng nangyayari sa binata kung nakakasigurado siya sa katapatan nito. Nais niyang pabulaanan ang alegasyon ni Dominic, ngunit hindi na lamang niya ito kinumpronta. Alam niya sa kanyang sarili na tapat si Andre at hindi siya nito ipagpapalit sa iba. Kaya lang naman niya gustong kausapin ng nobyo ay upang alamin kung mabuti ang kalagayan nito. Magpagayon pa man ay hindi na rin siya nagpumilit na magtungo sa bayan. Celine! Boses ni Nanay Martha na narinig niya kasabay ng pagkatok nito. Tuloy po Nanay Martha, bukas ho yan. Tugon niya sa katamtamang lakas na maririnig ng ginang. Pagbukas ng pinto ay pumasok si Nanay Martha. Nakangiting iniabot ang hawak na sobre ng LBC sa dalaga. Galing kay Andre! Excited na wika nito. Tinunghayan niya ang sobre at natiyak niyang sa nobyo nga nang galing ito. Agad niyang binuksan iyon at binasa. Kahapon pala sila umalis patungong Basilan. Aniya kay Nanay Martha matapos basahin ang sulat at ibalik sa sobre. Ibig niyang maiyak sa nararamdamang lungkot. Lalo niyang namiss si Andre sa mga nilalaman ng sulat nito. Sinabi ba kung kailan ang balik niya? Usisa ng matanda. Depende raw sa sitwasyong darat na nila roon. Pero nabanggit niya ang pinakamatagal na ang 6 na linggo. Matagal-tagal din pala no. Ang kabutihan lang noon, magtatagal ka pa rito sa asyenda. May makakasama pa ako kapag wala si Dominic at si Raul. Alam mo ba, sa totoo lang, nakakainip din dito kapag ako lang naiwang mag-isa. Sabi ko nga kay Dominic, mag-asawa na, para naman madagdagan na kami dito sa bahay. Pero mukhang mauunahan pa siya ni Andre. Eh, kailan nga ba kayo magpapakasal ha, iha? Napangiti si Celine sa pag-uusisa nito. Wala po kaming final na napag-usapan ni Andre tungkol sa bagay na yan. Masyado ho kasing demanding ang trabaho niya eh. Gaya ho ng nangyari ngayon, dapat ay bakasyon niya pero dahil sa tawag ng tungkulin ay kailangan niyang bumalik sa kampo. Kung sa bagay, mahirap ang buhay ng isang pulis. Hindi mo hawak ang iyong oras kapag ipinatawag ka sa kampo. Kailangan ang ora mismo ay pumunta ka. Iyon ang pangunahing dahilan kaya ayaw sana ni Don Bernard na magpulis si Andre. Pero ewan ko nga ba't kung bakit iyon pa ang napili ng batang yun, gayong tapos naman ang engineering. Ang sabi nga ho sa akin ni Andre, bata pa lang siya ay gusto na niyang magpulis. Pero sa nalaman ko naging problema niya kay Dominic at kay Don Bernard, napag-isip-isip ko na maaaring ang pagiging pagsuway niya na rin ang nagtulak sa kanya para maging isang alagad ng batas. Tama ka sa sinabi mo. Ani Nanay Martha, at nang mapansin ang makinilya at ang ilang nagkalat na papel sa sahig, ay humingi ng paumanhin sa pag-iistorbo sa kanya. Naku, nagsusulat ka pala. Pasensya ka na at hindi ko alam. Okay lang ho Nanay Martha. O siya, sige, maiwan na muna kita. Itutuloy ka na ang paghahanda ng pananghalian natin. Anong gusto mo? Dalhan na lang kita ng pagkain dito gaya kagabi? Huwag na ho, bababa na lang ho ako mamaya. Pagkasabi niyo ay napansin ni Celine na matamang napatitig si Nanay Martha sa mukha niya. Bakit ho? Tanong niya. Nailang sa pagiging biglang seryoso nito. Magtapat ka nga sa akin, Celine. Iniiwasan mo ba si Dominic? 2 araw ko na kasing napapansin kapag wala siya sa tanghalian. Ay saka ka lang kumakain doon sa komidor. Sa gabi na may parang iniiwasan mo siya makasabay sa hapunan. Napabuntong hininga ang dalaga nang marinig ang pangalan ng lalaki.
Totoo, mula nung umalis si Andre, ay iniwasan na niyang makasabay sa pagkain ng kapatid ng nobyo. Katulad ng nagdaang dalawang gabi, na nagdahilan siyang masakit ang ulo at nakiusap na kung maaari ay dalhan na lamang siya ni Nanay Martha ng pagkain sa kwarto. Hindi niya alam kung bakit pero nararamdaman niya ang malaki nitong disgusto sa kanya at hindi rin maikakaila ng mga kilos ni Dominic na hindi ito pabor sa pananatili niya roon sa asyenda, lalo na't wala naman doon si Andre. Nahihiya lang ho ako sa kanya, Nanay Martha. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi niya sa matanda, napapansin ko ho kasing parang napilitan lang siyang pumayag pakiusapan ni Andre na dumito muna ako habang nasa basilan siya. Ala eh, hindi! Agap na tugon ni Nanay Martha. Ganoon lang talaga si Dominic. Siyempre, katulad mo eh, nahihiya pa rin siya sa iyo. Pero huwag mong isipin na ayaw niyang nandito ka. Kung hindi ka man niya laging nahaharap ay, yun ay dahil abala siya sa pag-aasikaso sa asyenda at hindi sa ano paman. Hindi nagkomento si Celine sa tinura nito. Inaasahan na niyang ipagtatanggol ng matandang babae si Dominic. After all, mula nang dumating siya sa asyenday, wala na siyang narinig kay Nanay Martha, kundi pawang mga magagandang ugali ng lalaki. Mabait na tao si Dominic Celine at wala kang dapat ikahiya o ikailang sa kanya. Sige nga ho, pilit ang ngiting tugon niya. Sa isip-isip ay sinasabing kung malalaman lamang ng ginang ang minsang pambabastos na ginawa sa kanya ni Dominic, ay baka magbago ang pagtingin nito sa lalaki. Siya, masyado na kitang naiistorbo, lalabas na ako. Muling paalam nito, bago mabilis nang lumabas ng kwarto. Nang mapag-isa ay ibinalik ni Celine ang pansin sa sinusulat na kwento. Ngunit kahit ano ang gawin niya ay, tuluyan na siyang iniwan ng ideya. Nagpawala siya ng isang malalim na buntong hininga at ibinalik sa plastic envelope ang mga papel bago tinakpan ang makinilya. Itinago niya ang sulat ni Andre at nagpa siyang bumaba na muna para mamasyal. Wala pa si Dominic kaya kailangang samantalahin niya ang pagkakataon na makapaglibot ng hindi nag-aalalang baka makasalubong ito. Tahimik sa buong kabahayan ang bumaba siya. Alam niyang nasa kusina si Nanay Martha, kaya hindi na niya ito inistorbo. Lumabas siya sa balkonahe at mula roon sandaling pinagmasda ng paligid. Mahigit isang linggo na siya roon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagsasawa sa kagandahan ng asyenda. At alam niyang marami pa siyang hindi nakikita. Kung naririto lang sana si Andre. Kasabay ng pagpapawala na yan ng isang malalim na buntong hininga, ay natanaw niya ang magkasunod na pagdating ni na Dominic at Tatay Raul sa kainang kabayo. Utos ng isip ng dalagay, otomatiko siyang bumalik sa loob ng bahay at pumanhik sa kanyang kwarto. Hindi ba nang maging obvious ang ginagawa niyang pag-iwas kay Dominic kaysa makaharap niya ang lalaki. Hindi pa siya natatagalan sa pagkakatayo sa tapat ng bintana nang biglang bumukas ang pinto at walang pahintulot na basta na lamang pumasok si Dominic. Agad na nag-init ang ulo ni Celine sa ginawa nito. Hindi ka ba marunong kumatok? Galit na bulalas niya. Matilim ang tingin isinalubong dito. Hindi ko gusto ang iniiwasan na parang may sakit na nakakahawa. Anang lalaki sa mapangadib na tono at inilang hakbang ang pagitan nila. Natakot na napauro ang dalaga. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Tanggi niya. Oh, talaga? Anong ibig sabihin ng bigla mong pagpanik dito nang makita mo kaming parating ni Tatay Raul kanina? Papanhik ako rito kung kailan ko gusto at wala akong nakikitang masama roon. Pagkasabi niyon ay tinalakuran niya ang binata. Hindi niya kayang tagalan ang nakikitang iritasyon sa mukha nito. You know what? Nagkamali si Andre nang iwan kanya rito. Pagkaraay sabi ni Dominic sa kalmado ng tono. Napapitlag siya nang maramdaman ng kamay nitong humaplo sa buhok niya. Nang tangkang hawakan ni Dominic ang kanyang balikat, ay agad siyang umiwas. Ngunit maagap na nahawakan ng lalaki ang kanyang braso at hinapit siya nito sa baywang na labis na nagpagitla sa kanya. Ilang pulgada na lamang ang agwat ng mukha ni Dominic sa kanya at ang mabangong hininga nito'y ibig magpalambot sa mga tuhod niya. You have no right to do this to me, Celine. Sa nagdatagis ng ngipin ay sabi nito. At hindi ka na sana sumama pa rito sa asyenda. As far as I know, Dominic,
Wala akong ginagawa sa'yo. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa akin, Celine. At parang lalo lamang kong masisiraan sa araw-araw na nakikita kita. It's your problem, Dominic. Not mine. Now, will you please let go of my arm? Nasasaktan ako. Matapos magpawala ng isang malalim na buntong hininga, ay saka pa lamang siya binitawan ng lalaki. At bago pa siya makabawi sa pagkabigla, ay mabilis na itong nakalabas ng kwarto. Naiwang takang-taka naman si Celine. Ano ang nagawa niya para sabihin ni Dominic na tila masisiraan ito ng bait sa tuwing makikita siya? At paano nangyaring ganoon ang epekto ng presensya niya sa lalaki? Parang sasakit ang ulong na higa sa kama si Celine. Nalilito siya sa naging kilos ni Dominic at natatakot siyang bigyan ng puwang sa isipan ang mga bagay na makakapagpalinaw sa mga ipinahayag nito. Tall, dark and beautiful. Tatlong katagang para kay Dominic ay angkop na description kay Celine. Habang lihim na pinagmamasdan ng dalaga mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nakaupo ito sa garden set. Abala sa pagtipas sa makiniliang nakapatong sa ibabaw ng marmol na mesa. Nakatutok ang bansin sa ginagawa. Kaya marahil hindi na halos alintana ang kita ng balikat sa suot na maluwang na t-shirt. Nagpakawala ng buntong hininga ang binata. Kung bakit naisin man niyang iwasan ng nobya ng kapatid, ay lalo lamang siyang nadadala na pagmasdan ito. Siguro ay dahil nakita niya kay Celine ang imahe ng babaeng pinakakasalan at hindi basta pinaglalaruan. Nabagaman simple ang kaayusan, ay lumulutang pa rin ang kagandahan nitong hindi mapapantayan ng mga babaeng nakarelasyon niya. Hindi niya maitatangging pinukaw nito ang kanyang interes sa una pa lamang nilang pagkikita. At patawarin siya ng kapatid. Ngunit unti-unti na ay nararamdaman niyang umiibig na siya sa nobya nito. Kahit alam niyang ang ibigin ng dalagay, isang malaking kahibangan, hindi pa rin niya mapigil ang sarili sa nararamdamang paghanga rito. Isang malalim na buntong hininga ang pinawala ni Dominic, kasabay ng pagkuyom ng kamao. Bakit kailangan kay Celine pa niya maramdaman ng ganito? Na para bang hindi niya kayang makitang ikakasal na ito sa kanyang kapatid at ang isiping kailangang lagi niyang iwasan ang presensya nito sa asyenda ay isang malaking problema. Walang epekto ang ginagawa niyang pambabaliwala sa dalaga pagkat hindi niya kayang pangatawanan. Gaya ng nagdaang araw, hindi niya napigil ang emosyon na kumprontahin ito. Samantalang kung tutuusin, pabor sa kanya ang pag-iwas na ginagawa ni Celine. Bakit sa'yo pa, Celine? Bulong niya. Ramdamang emosyon. Kung hindi lamang siya nagpipigil, baka ng araw ding umalis si Andre ay nakalimot na siya at nakuha na ang dalaga. At yun ay ang kinakatakot niya. Pero magagawa nga ba ni Dominic na pilitin na makuha ang babaeng minamahal ng kanyang kapatid? Dominic! Tawag ni Nanay Martha na pumukaw sa malalim na pag-iisip ng binata. Bumukas ang pinto at pumasok ang matanda matapos niyang bigyan ng permiso. Lumapit ito at sumilip sa bintana upang alamin kung ano ang tinitignan niya. Pagkaraay makahulugan ang tinging bumaling sa kanya. Magtapat ka nga sa akin, Dominic. May gusto ka ba sa nobya ng kapatid mo? Prangka ang tanong nito. Kung mayroon man, Nanay Martha, tama ba? Tugon niya at napabuntong hininga. Alam nating pareho na mali ang anumang damdaming nararamdaman ko para sa kanya. Mahal mo si Celine? May paniniyak sa tinig ng ginang. Kailanman ay walang inilihim si Dominic kay Nanay Martha. Mula nang dumating siya sa asyenda, ay lagi na siyang kinakampihan nito. At sa nakitang pagmamalasakit sa kanya ng matanda, ay itinuring na niya itong pangalawang ina. Tumango siya upang kumpirmahin ang hinala nito. Bakit si Celine pa anak? Bakit siya pa na pinakamamahal ng kapatid mo? Hindi ko alam, Nanay Martha. Tugon niya. Ang tono ng pananalita ay nagpapahiwatig na hindi niya kayang ipaliwanag ang damdamin sa kahit na sino. Ano ang balak mong gawin? Agawin si Celine kay Andre? Dumiin ang bagkakakuyom ni Dominic sa kamao. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong, oo, nakahanda akong ligawan si Celine at gawin ang lahat para lamang magustuhan niya? Hindi ako maniniwala, Dominic, dahil ang pagkakakilala ko sa'yo'y isang maginoo. At may pinangahawakang prinsipyo. Dominic, maling-mali kung talagang balak mong agawin si Celine.
At ngayon pa ba na nagkasundo na kayo ni Andre? Siguro na may hindi mo gugusto yung habang buhay ka ng kamuhian ng kapatid mo. Ano ang dapat kong gawin? Totoo ang damdaming nararamdaman ko para kay Selina ni Martha. At gusto ko siyang pakasalan. Maging ina ng mga magiging anak ko. Hindi ko hawak ang damdamin mo, Dominic. Kaya inaasahan ko na rin maaari kang gumawa ng mga hakbang na hindi ko inaakalang magagawa mo. Ang may papayo ko lamang sa'yo'y huwag kang magpadalos-dalos. Isipin mo muna bago ka gumawa ng hakbang na baka pagsisihan mo na lamang sa bandang huli. Tatandaan ko ang sinabi niyo, Nanay Martha. Pero hanggat hindi pa sila nakakasal ni Andre, may karapatan pa rin akong ipaglaban ng damdamin ko sa kanya, hindi ba? At gaya nga ng kasabihan, manalo ang magaling na lalaki. Naiiling na muling pinukol ng tingin ni Nanay Martha si Celine sa kinaroroon na nito. Ngayong batid na ng matandang sa loobin ni Dominic, nakaramdam tuloy ito ng takot sa maaaring mangyari kung itutuloy ng binata ang balak na panliligaw sa dalaga. Tiyak na malaking gulo kapag nalaman ni Andre na ang nobya nito at ang babaeng gustong pakasalan ni Dominic ay iisa. Para kanino mga bulaklak? Tanong ni Celine ang buksan ng pinto at mabuglawan si Dominic. Hawak ang isang kumpol ng sunflowers na maayos na nakalagay sa mataas na florera. It's for you. Sagot nito at bago pa nakapag-react ang dalagay, agad nang pumasok at inilapag ang mga bulaklak sa side table, nasa ulo na ng kama. Sumunod si Lynn upang kumprontahin ito. I like the flowers but I think they're not needed here. Aniya. Wala akong maisip na dahilan para bigyan mo ko ng mga to. Of course, unless pati ito ay pinagbilin sa'yo ni Andre. Ano sa palagay mo ang dahilan kapag ang isang lalaki binigyan ng bulaklak ang isang dalaga? Seryosong sagot ni Dominic. Ang mga mata'y nagpapahiwatig ng 1,001 damdamin. Hindi umimik si Celine. Alam niya ang sagot sa tanong nito, ngunit ayaw niyang isatinik. Nalilito siya at hindi niya maintindihan kung ano ang nais palabasin ng lalaki. Do you like them? Tanong ni Dominic nang makalipas ng ilang sandali. Hindi pa rin nagkomento ang dalaga. Napabuntong hininga si Celine at tinalikuran nito. Lumapit sa bintana at tumanaw sa labas. Why are you doing this, Dominic? Alam mong kasintahan ako ng kapatid mo. Hindi pa kayo kasal ni Andre. May karapatan ka pang mamili. Napabilis ang paglingon ng dalaga sa sinabi nito. Hindi ko na kailangan mamili dahil may napili na ako, si Andre, at mahal ko siya. Kaya wag mo nang ituloy ang anumang binabalak mo, Dominic. Nakikiusap ako. At ganoon din ako si Lynn. Anito sa nakikiusap na tono. Hayaan mo akong ligawan kita. Dominic, narinig mo ba ang sinasabi mo? Bulalas niya. Hindi makapaniwalang marinig mula sa lalaki ang mga salitang iyon. Tumitig si Dominic sa kanyang mga mata. Oo. Matapat na sagot nito. You must be out of your mind. Naiiling na sabi niya. How can you say that? Nobya ako ng kapatid mo. Nobya at hindi asawa. Pagbibigay diin ito. Ganoon pa rin yun. Ani ang ibig ng magalit sa lalaki. Pagkatapos siya nitong bastusin, ay bibigyan naman siya nito ng sakit ng ulo. At hindi ako nagpapaligaw, Dominic, o magpapaligaw pa kahit kanino, dahil may nobyo na ako. Kaya kung maaari, bago pa ako maging bastos ay lumabas ka na. Alright, pero gusto kong malaman mong hindi ako titigil hanggat hindi nababaling sa akin ang pagtingin mo. Please, kung hindi mo ako titigilan, ay mabuti pang umalis na lang ako rito. No, hindi ka aalis ng hasyenda, Celine. Tutol nito. Nagdilim ang anyo sa kanyang sinabi. Kung ganun, huwag mo nang ituloy ang balak mong panliligaw sa akin. Bago lumabas ng kwarto ay walang sinabing anuman si Dominic na nagpapatunay na pagbibigyan nito ang kahilingan niya. Naupo si Celine sa kama nang may panlulumo habang pinagmamasda ng mga sariwang bulaklak sa florera. Ang mga yun ay nagpapatunay na hindi isang panaginip lamang ang nagdaang eksena. Totoong pumasok doon si Dominic at nagpahayag ng damdamin sa kanya. But why? Naibulalas niya sa sarili. Sa dinami-rami ng mga babae, ay bakit siya pa ang napagtuunan nito ng pansin? Gusto niyang hingi na opinyon ni Nanay Martha sa kinakaharap na problema.
Ngunit nahiya siyang ipagtapat sa matanda ang nangyari. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Nag-aalala siyang baka isipin itong nagbigay siya ng motibo para mapansin ni Dominic. Kaya itinago na lamang muna niya ang ginawang pagtatapat ng binata. Nakabuti naman ang maging abala ito sa taniman at hindi na sila muling nagkita hanggang sa gumabi. Paano iiwasan ni Celine si Dominic? Lalo na't nagtapat na ito ng pag-ibig sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.